Wala po sa karakter ko ang magtago sa saya. Makakaharap po ako sa lahat ng tao sa madlang ito. Wala po akong kinukolekta kahit magkano. Dapat maturuan tong troll na to eh. Matindi ang mga paratang ng isang Facebook page sa konsehal na si Volta de los Santos. Iba't ibang issue ang ipinukol sa kanya. Ang page ay may mahigit 26,000 followers. Sinabi ng konsehal na dati siyang pinagbibintangang umano na may-ari ng naturang social media account. Matapos batikusin ang mga kalaban sa politika at ngayon tila bumaliktad umano dahil sunod-sunod na siya ang tinitira nito. Dahil dito, pinagtibay na hindi umano siya ang may-ari ng FB page. May mga ibinato din kay Mayor Vico Soto. Pinabulaan na ng konsehal ang bintang na meron siyang 250 pesos sa bawat truck. Itinanggi din niya ang tungkol sa 900 million pesos na lupa sa barangay Pinagbuhatan at maging ang pagkaladkad sa pangalan niya sa kakulangan sa mga gamot, sa health center at iba pang issue. Hindi din umano tatakbo si De Los Santos sa pagkabise alkalde sa susunod na eleksyon, gaya ng kumakalat na balita ngayon. Kahapon nung una, medyo masaya pa ako eh, no, nung forward sa akin mga message kasi sabi ko, tingin ko, it's a vindication no, na finally, mawawala na yung binibintang sa akin na sa akin daw yung page ni yan yung daily updates in Pasig City or Pasig Daily Updates. No? Finally, alam na nila na hindi ako yan. So dun sa mga siniraan po nito nung nakaraang eleksyon, sana po ay nabasa nyo at nakikita nyo na ngayon. No? At malinaw na, malilinis ko na yung pangalan ko sa inyo na wala po akong kanalaman dyan sa mga pambabati ko sa inyo. Nitong page na ito ng mga nakaraang eleksyon at ng mga nakaraang nagdaang araw. Pero ang kinalulungkot ko lang yung bigla akong binanatan na mga wala pong basihan at nakakatawa, mali-mali pa po yung mga facts. No? Ano, nahin ko na po dun sa 250 per truck po. Ano po ang aking ang personalidad dyan, number one po, konsehal na po ako. Hindi po dumadaan ang pagkuha ng permit sa opisina ng konsehal. At pangalawa, sa paliderato po ng ating TPMO, si Colonel De Dios, napakahigpit po niya at napakalinis na tao. At tingin ko po, hindi po yan gagawa. No? At I'm sure, binabantayan niya rin po no, yung mga ating mga kasamahan. Actually, yung ipinasa nating ordinansa dati, ang intention talaga, baka yung sinasabi lang 250, binawas po iyon no? Para po makadiscount po yung ating mga Pasigueño kapag ang opisina mo po ay sa Pasig. Ibig sabihin, automatic po ito ha. Wala na pong kailangan lapitan dito. Yun ang sinasabi po namin. Pakisabi po sa mga lahat na nanonood dito, may batas po tayan. Pag tayo po ang nag-endorse ng batas, automatic po lagi. Katulad ngayon, sa discount po sa mga nahuhuli, automatic po. Wala pong kailangan lapitan kahit konsehal, automatic po ang discount. Basta ang address po ay Pasig City. So nakakapagtaka, nakakatawa. No? Paano po, wala na nga po yung kailangan makipag-usap dahil tinanggal na po natin yung processing yun para po maiwasan po talaga yung issue lalo na po ng corruption. So nakakatawa po yun. Pangalawa, yung 900 million naghahalungkot kami sa Pinagbuhatan daw ng 900 million wala naman pong ganun ano. Baka mali na naman po yung nakuha nilang datos. No? At ako na po magsasabi sa inyo wala pong kahit sino po sa konsehal namin dito sa 11 Sanggunian nakikipag-usap po sa mga may-ari ng lupa. Kanina hindi ko lang naisama dun sa aking speech. No? May lumapit nga din po sa akin at sinasabi nila inaalok nila yung lupa namin. At ang ginawa ko lang po, dinirect ko lang po dun sa ating opisina po tayo para dyan na nakikipag-negotiate po sa LMRO at pati na rin po ang negotiation nangyayari po yan sa opisina ng ating mayor. At pagdating po sa ating mayor, sino po ang makakapagsabi na mayroon pong hindi tabang ginagawa dun na ako napakalinis po ng ating mayor, ako rin po nagsasabi. Yung sa kakulangan sa gamot, very vocal din po kami, pati si mayor talagang ginagawan po ng parang yan. May proseso po tayo ng procurement at nililinis po natin yan para wala pong korupsyon. So lahat po yan ay inaayos po at pinagtutulong-tulungan ng city government. So alam yan, malaking paninira pa rin po uli yan. Nung ako naman po ay pagtakbo no, sa 2025, sabi ko nga po kanina, I'm really contemplating pero sinasabi ko nga kung ang papalit sa amin itong mga sinungaling na to, maitaswell talaga magtuloy kami sa pagtakbo. No? Dahil alam nyo, nung realization sa akin yan, nung namatay si Senator Rene Sagisag, no?
napakaganda nung kadakilaang ginawa niya, hindi siya nag-run for the re-election, no? Pinatunayan niya talaga na hindi kailangan ng power para po makapag lingkod. Pero yun nga rin, no, nung nakapanayam namin yung anak niya, no, na ngayon yung consultant, sabi niya nga rin, realization siya. Pero kung hindi tayo, sino ipapalit natin itong mga to? So talagang makakailangan po makapag-train po tayo yung mga future leaders at sana nandiyan yan sa mga bago nating SK. So I hope pag-aralan niyo po yung tamang proseso ng pag-gobyerno. Kung sakali po tatakbo ko sa 2025, it's really konsehal pa rin po, no? Hindi pa rin man namin pinag-uusapan yan. Malayo pa po, ang filing pa po is October, pero tinatanong niyo lang din sa akin yung tungkol dyan. I respect my leaders. Yan po siguro isa sa pinakamaganda ko katangian. I really respect my leaders, meaning ang leaders natin, si Mayor Vico, Vice Mayor Dodot, and Congressman Roman Romolo. I really respect them. Kapag meron po ako mga katanungan at hindi pa ako sigurado, I keep it in silence. And then after that, I really make sure na nakakausap ko po yung ating mga leaders. So yung mga iba-ibang issues nakakatawa na lang po doon. Alam niyo po ako, nagtataka ako, ito lang yung itsura ko, pero ako never po, marespeto po ako. Kahit sino po yung naninira sa akin, ay ang naging option ko lang is huwag na pong pansinin, lalo na kung kakilala rin naman natin. No? So, alam ko naman, this is all about politics. No? Pero ibato na nila sa akin, mga gusto nilang ibato, na lalo na sa aking physical na natatawa nga ako. Pero definitely, tinuro po sa akin ng lola ko, gawin ko po kung ano yung tama at gagawin ko po yung tama para hindi po ako magkamali. So, pag maganyang bagay, pagdadasal ko na lang yan. Sana magbase po ang ating mga susunod na eleksyon, base po sa ating mga magagawa at mga nagawa na. Kasi bakit naman po talaga mag-i-elect tayo ng mga sinungaling, no? At binato sa akin ilang beses yan. Masayang-masaya po ako. Thank you very much po. Gusto ko magpasalamat kay Pasig Daily Updates ngayon. Nilinis mo na ang pangalan ko. Alam na ng tao na hindi ako may-ari niyan. At ulitin ko po, wala po akong dami accounts dahil hindi ko po talaga yan ugali. No? Kung mayroon po akong sasabihin, sabihin ko sa session kung ano ito yung tamang forum, may privilege speech naman. Kung mayroon po kailangan mga pag-uusap in an official meeting, gagawin ko po yan. Pero para po dun sa siraan na yan ay binabato na nila sa akin, never ko po yan ginawa sa intern ng ano ko, kaya nagtataka ako. Baka nasa itsura ko kasi kala nila yan. So, you can call me names, but definitely, I'm not a religious person, pero pag may mga gantong pagkakataon, I always rely kung ano po yun na dun sa gagawin ng Panginoon. Lahat po lilinawin ng nasa taas yan. Kasi yun lang naman talaga makakagawa at makakapaglinaw. At thank you very much po. No? Nagpapasalamat ako sa Diyos ngayon na nangyari itong pagkakataon na to, nagsalita na si na ako na yung tinitira at mabubura na po lahat. So again, doon sa mga dati po, ewan ko, baka sumama ang loob, nagalit pa sa akin dahil akala ko si Pasig Updates, ngayon po, malinaw na po yan. No? Wala pong katotohanan yan at hindi ko po kayang sira. Kahit yung mga nasa natin, no? Nasa kabilang panig ng ng politika. Yan, malinaw na sa inyo. Ha? Ano na tayo? Okay-okay na tayo. Pati-pati na tayo. Burahin nyo na. Huwag na pa kayong maniwala doon sa mga nababasa nyo dyan. Kasi kung kayong mga siniraan na nandoon sa kabilang bakod, nakita nyo hindi totoo yung nakasulat. So what more, bakit nyo po paniniwalaan ito? And naniniwala rin po ako, sinabi ko rin kanina, kung mayroong katotohanan po, humarap po kayo sa public. Kasi kung totoo ang sinasabi mo, hindi ba kailangan talaga po magtago, no, sa disguise ng sino bang personality ng anong... Sigurado ko, palapit kasi October, then come after ng May election, tahimik po ulit ang makakapagtrabaho. So sabi ko nga sana, magtrabaho na lang po tayo. Ang dami po kailangan trabaho dito, kailangan daming ayusin. So again, God bless po sa lahat po na pasigin. Bukas ang Ayos Pasig sa pahayag ng kabilang panig. Ako si Luwan Peñano para sa latest ng Ayos Pasig.